po mga OFW na mga katulad ko. Kamusta na po kayo? Yung mga nasa lahat ng sulok ng mundo na mga nanonood sa channel natin. At saka yung pong nasa abroad na nag-request ng Litson Manok. Kaya ang ating pong menu ngayon, eh, Litson Manok yung daw pong version ko. Kasi may balak siya magtayo ng business pagdating niya rito sa Pilipinas. Kung ano po yung marination ko sa aking Litson Manok, eh, simple lang po, isi-share ko sa iyo. Inuna ko na ikaw kasi baka anytime umuwi ka, mag-desisyon ka umuwi. Isa to sa maidadagdag mong business. Tama ka. Maganda nga yung mag-business ka na lang. Kung ready ka na. Ito, simple lang po yung aking pag-litsyon. Maraming klase kong style na ginagawa sa litsyon ng manok. Kasi meron naman po akong lasa na hinahanap na katulad ng ating mga binibiling mga manok dyan sa Metro Manila. Ito po ang aking version. Ang gamit po natin 7-up o Sprite po. May asin, kalamansi, paminta, tsaka toyo, tapos sibuyas at tsaka laurel. Pampabango po at nagbibigay rin ng aroma. Ito po yung bawang, ito yung tanglad. Pwede po kayong gumamit ng ganitong lemon na sa ibang bansa kung walang kalamansi. Ito. Tapos ito po yung manok. Din, pagkahugas ko po nito, i-drain nyo. Para po yung isang cup, hindi tatabang. Para sukat na sukat. Din-drain ko na po ito kanina pa. Ng maga, ngayong gabi na dito. Ayan, meron pa. Ngayon, ang ginagawa ko po kasi siya, din-drain na po para eksakto po yung lasa ng ating litsyong manok. Ayan, medyo dugdurog-durogin niyo po ng konti. Ganyan lang po siya. Ayan. Pwede na yan. Ngayon, lagay po natin dyan. Depende po yun sa laki ng manok at ito, mahigit siyang kilo. So, ang lalagay po natin na kalamansi, mga, yan, 4 o 6. Ito po, tanglad, pit-pitin na po natin. Ayan, para lumasa doon sa marination natin. Ayan. Tapos, dahil isa lang po ito, ngayon, maglalagay na rin tayo ng toyo. Mga 1 kilo lang to, mga 1 kutsara lang na asin. Ito siguro mga 1 na to, yan. Yan. Tapos, paminta. Ito po yung sibuyas. Nagbibigay rin po yan ng aroma. Yan. Ito po yung toyo. Mga 3 tablespoon po. Kasi tatabang siya, lalagay na po natin itong ating 7-up pang palambot at saka nagbibigay ng masarap na lasa. Medyo may konting tamis. Marami pong klaseng litsyon, pero subukan nyo rin po itong version ko. Yung nagtanong, eto na, inuna na kita. No, 1 araw ko lang nabasa yung request mo. Nasa farm po ako noon. Sabi ko, ay, wala akong time na mabili ng kung ano-ano. Marami kong gusto i-share sa inyo. Ito madali-dali para sa akin. Ngayon, ito, dahil marination lang, kahit na ang buto nandiyan dyan. Kung gusto nyo tanggalin, pwede. Yan. Yan po. Yan. Sayang yung toyo. Ito po, lagay na po natin si 7-Up. Ang paglagay po ng 7-Up, yung lulubog po ito. Tansyahin nyo po. Sprite po ito eh. Wala kaming mabiling 7-Up. Pero pwede po ang Sprite, pwede yung 7-Up. Pwede rin ang Mountain Dew. Ngayon, ibaksak na po natin ito. Yan. Haluin ko na po ng kamay ko. Malinis po ang kamay ko. Naligo ako. Naghugas pa ulit. Ngayon, dahil na-drain na po siya, meron pa rin eh. Oh, konti. Mas maganda po yung drain na drain. Talagang absorb na absorb niya yung mga sangkap. At saka hindi siya tataba. Masarap. Ayan. Ngayon, ito po, ilalagay ko na siya, i-overnight po niya yan. Ayan, sakto. Ayan, sakto. 24 hours po yan. Pero ilalagay niyo sa rep. Huwag doon sa freezer, sa rep. Ngayon, meron na po ako nakaready. Ito, para diretso na po maiiho natin. Kasi kulang po kami sa oras kung mag-ano-ano pa ako. Ito na, medyo malaki siya. Kaya in-explain ko sa inyo, depende sa size. Pag mga 1 kilo, 1 kutsarang
asin. Tapos 3 to 4 tablespoon po na toyo. Yan po ang aking version. Ngayon, dahil in-explain na sa inyo ito, di ba po dalawa dahil mga maraming kakain dito. Ginawa ko na po ito kahapon. So, inagay ko sa rep. Ayan po. Baka may magsabi, ba't nanginitib? Siyempre po, nababad na doon. Ngayon, ito po yung tanglad na pinagkata natin. Yan. Isasaksak ko po siya dyan. Mas maganda po kung meron kayong konting butter. Lalagyan nyo doon, mga kurot-kurot lang. Eh, naubusan kami. Meron ako dito margarine. Eh, hindi ko pa subukan margarine. Yung butter, nasubukan ko na. Yan. I-oven na po natin siya. Yan. Kaya po ganyang kulay, nababad na po siya. Tingnan nyo itsura. Maputi yung una, siyempre kalalagay ko pa lang. Baka may mag-comment na naman, ba't maitim? Eh, siyempre po, nakababad sa toyo. Ayan na po siya. Ngayon, depende po sa inyo kung ano gusto nyong iharap. Ito o ito. Pero maganda po ito. Uurong naman ito eh. Nakanganga lang. Nakanganga lang siya. Ayan. Ayan. Tapos, sa unang ano po, ito po sa oven. Depende po kasi sa oven. Ang oven po, maliit lang. Meron akong malaki. Eh, ang hirap po maglinis. Kaya ito na lang maliit ang ginagamit ko. Ngayon, ang gagawin po natin, ilalagay po natin sa temperature na 150. Pagka sa tingin niyo, parang malakas yung sa oven niyo ng 150, balik niyo sa 100 for 1 hour. Para maluto muna siya yung loob. Tapos, pagka natansyan yung luto na yung loob, pwede niyo siyang ilakas. Gawin yung 200 para pumula. Ngayon, ito na po. Buksan ko na siya, nasa 150. Ayan, 1 hour na siya. Ngayon, para hindi po nangangamoy, pagka pumapatak ng mantika niya, magpondo po tayong tubig dito. At saka po yung masusunog siya. Kailangan meron kayong ganito. Eh ako po kasi mahilig magluto, kaya pundar ako ng pundar na alam ko yung kailangan kong gamitin sa pagluluto. Ayan. Pwede nga po, lagyan nyo siya ng tanglad siya. Eh, pero wag na, baka kasi ma-over. Pag over po ang tanglad, di masarap eh. Ayan. Lagi nyo po lalagyan ng tubig para kung sakali sisilipin nyo, nag-drop-drop yung mga oil niya, hindi masusunog, hindi po uusok sa ating oven. O yan, binigyan ko na po kayo ng isang technique. Ngayon, papasok ko na po siya. At habang pong iniintay natin siya maluto, maglista ako ng mga nagpapashout out. Sakto lang kasi ito. Ayan. Opo. Balikan po natin mamayang after 1 hour. Naglista naman po ako ng ito na po yung ano yung pangalawa. Ay yung oto yung inano ko sa inyo, pinakita ko. Ngayon, ipapasok ko ito sa rep para bukas naman makapaggawa. Aba, para sa inyo, dalawa-dalawa ginagawa ko pero kasi mga alaga. Mga kaibigan, ito po, mag-hold muna tayo. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po, dala-dala po ni yung sunduin ako ni Mama Sita, yung anak niya, si Ma'am Clara. Lagi pala siya sa akin. Para po sa kitchen. Yan, yung barbecue marinade. Yan, subukan po natin yan. Sa Bulacan, dadaling po yan. Magbabarbecue po tayo doon. Ito po yung vinegar dressing. Ginamit ko na. Ay, napakasarap po talaga. Ginawa namin sa usawa. Ang sarap. Ito naman po, ano din siya, garlic vinegar. Na-try ko na rin po yan. Napakasarap po yan. Ito yung, ano nila, distilled cane vinegar. Yan, nagamitin po natin sa pagluluto. May tomato sauce din sila. Nag-give sa atin.
yung barbecue marinade, ayun. Sa sisig, susubukan po natin yan. Para kung halimbawa, hindi tayo kumpleto ng gamit yung mga nasa bahay, madali natin substitute yan. Ito po yung hot pepper sauce. Susubukan ko po yan. Hindi ko pa rin po siya natikman. Titikman natin. Ah, ito, siguradong ito gamit natin. Lalo na sa ibang bansa, wala tayong sampanok na fresh. Masarap po ito, ginagamit ko yan. Sa sinigang na bango, sinigang na baboy, sinigang na hipon. O ito po yung tinola. Tinola. O tinola nga. Masarap din po ito sigurado. Susubukan ko rin po kasi sayang naman po. Ayun, sa kaldereta, meron din po sila. Regalo sa atin. Adobo. Ay, sa tusino po ito. Subukan nyo rin po ito. Meron din silang sea salt. Nagamit ko na nga eh. Ah, meron din silang pang ano, mamasitag isa. Isa lang siya pa, kasi alam niya hindi ako gumagamit na ano. Pero try po natin siya. Tapos, ito ay, ito meron siya mamasita na chinsi o sandok. Yung pong mga pala umu-order sa akin ng sangkalan, wala na pong available nung sampalok. Kaya hindi ako mukuha mga akasya. Akasya po, binubukbuk yun, di po maganda. Mapapahiya ako sa inyo. Ngayon, ngayon pong tag-araw, meron ako malaki sampalok doon, dalawa. Yung isa maasim din, masyado namumunga. Ipapachenso ko po. Ayun po ang ating ano, lalagyan po natin ng tatakti na prinsesa ng kusina. Ngayon, eto po siya, babalik natin. Salamat po kay Ma'am Clara, yung anak ni Mama Sitay, sinundo ako dito sa bahay. Tapos sinatid niya ako, ginupitan ko rin siya ng buhok dito sa kabila. Tsaka yung si Pai, na ako ni Mama Sita. Inimbite niya nga uli kami sa Baguio. Sabi ko, wala pa kami ng time. Next time na lang. Maraming po salamat, Ma'am Clara, Mama Sita. Pai. Sa uulitin po uli. Gagamitin ko po ito sa Bulacan. Kasi marami kong paggagawa, magpapatrabaho doon, maraming taong gagawa doon. Dito muna siya. Ah, ito naman po doon sa ating kaibigan na si Teresita Pajardo, taga Marikina. Isa ko na subscriber na, isa ko na rin siyang best friend niya. Napakabait po niya talaga. Hindi kanya po iwanan sa ere. Ito po, yan. Cream, collagen daw. Galing po ito sa kanyang ano daw, balae. Yung iba nga, nakain ko na. Hindi na nakapaghintay. Ayan, butter, ano ba ito? Butterscotch. Mingo, special rice. Ano mga kung ano-ano ito, masarap to. Ito, pampapayat to. Ito po, yun nga isang ganun niyang chocolate, di ko na natiis, inubos ko na eh. O ba, meron pa po siyang mga miswa, nailuto ko na rin po yung miswa. Yung iba, ang sarap po sa ano, patola. Tapos ito po ng ano, popcorn, dami po nito eh. Pinamigay ko nga, ito, yan. Isuman pa. Ayan, mga galing Bicol. Ang bait-bait naman yan. Salamat, Sister Teresa Pajardo. Salamat din, Kuya. Ito. Ano to eh? Cream. Ang ganda-ganda. Yung chocolate na malamang binigay sa akin, ang sarap eh. Hindi ko napigil. Kinain ko na. Ay, ito pala. Uuwi po ako sa Bulacan, New Year, after New Year. Ito ka tayo eh. Eh, nag-decide po ako mag-Uber. Pahatid ako doon sa 5-star terminal. Pagdating doon, wala pa lang dadaan ng San Miguel, puro NLEX, EasyTex pala. Punta ako ng Baliwag. Pagdating po sa Baliwag, mga 5 o'clock po yung dilim. Text-text po ako sa kapatid ko. Bigla na lang po may lumapit siya. Pala ako, takot ako eh. Yung pala, isa po sa mga subscriber natin, nakilala rin ako kahit madilimot na kayo po. Tapos, nakakatuwa po, siya pa nagbigay sa akin ng gift. Ito, pinahabol pa niya, magkasama kami ng bus, na malaman ko yung EasyTex yun, hindi ako dahil sa may baba ako. Kaya, ando doon lang sila, taga 9BC na po sila. Salamat ah, hindi ko na matandaan ko ano yung nasabi mong pangalan mo, pero ito yung binigay mo. Thank you very much, pinatataba niyo ako talaga.
Ngayon, ito pa po isa. Yung galing ng Canada. yung minate ko po nung nakaraan sa San Miguel. Nako, ito talaga alam na alam niya kasi alam, sabi ko maganda sa health yung mga nuts. Yan ang dinala po niya. Si Adi Villafranca. Pamangkin ko po yung galing Canada. Tapos yung dalawa niyang anak. Ayan, si Dave at saka si Ruth Villafranca. Dave, thank you ha. Binigay ko na sa binigay. Sabi ng nilo mo, binigay ko, ayos lang daw ba? Ito po, naku, ito paborito ko talaga, hindi nakalimutan na naman ako pamangkin ko. Naku, patatabain talaga ako, talaga alam niya maganda. Ay, yung Swiss, sarap. Hihingi ba kayo? Ito ba po? Ang dami naman ko, ako magpasalubong sa inyo, isa-isang piraso lang. Pero may pabango. Ay, ito po. Maraming salamat kay Jess na asawa niya na doon pa sa Canada at saka si Jess na iwan. Adi, thank you ah. Ruth and also Dave. Meron na tayong maaabangan na ano. Hindi muna ako nag-shout out kasi kinapusap sa oras. Nagre-ready na nga ako dito naglilista. Kaso, nangamoy-samoy na yung aking luluto. Kaya sa susunod na lang po. Thank you very much. See you na lang po next time. Pinatataba ko talaga nito mga ano. Iba nga ho, may mga nagbigay pala yun. Huwag ko na lang daw silang banggitin. Kasi may mga kamag-anak sila dito, baka daw magselos. Marami po sila nagpadala na gano'n ang sinabi. Sabi ko siya, thank you doon sa mga nagpadala na yun. Meron silang apat na nagpadala, ayaw pa sa amin dahil marami silang kamag-anak dito. Magsiselos. E baka daw nanonood ng channel ko. Di sige, salamat na lang po sa inyo sa mga nagpapadala. Tapos yung isa pa si Mr. Shi. Salamat din sa padala. Tapos dito kay Catch Miss Eyes. Every month nagpapadala para daw sa mga doggy. O, salamat. Thank you very much. Ito po mga kaibigan. Hindi ko na po na ipakita sa inyo yung pagbiling ko. Kasi nasa itaas si Mark. Eh, masusunog na. Medyo nasunog na nga po. Pero hindi po siya sunog. Kasi may 7 na po yun eh. Parang sa undox po. Kailangan po, pag magagawa kayo nito, huwag yung ganitong naka-steady. Meron po kaming, ano yan, yung umiikot na sira na hindi na kaya ng makina bumaksak. Kaya hindi ko na po siya ginagamit. Kaya ang gagamitin nyo, kailangan umiikot siya. Eh, biniling ko po siya. Ayan. Kapag na naman po ang paso. Ayan yung may dati kong paso. Kasi mainit talaga po. Nakapagapot. Tapuin. Ayan po siya. Hindi po siya sunog ha. Kala nyo na sunog. Para po sa undox. Kasi sa undox, ikot siya na ikot. Pero akala, pagbibili nga ako doon, akala ko sunog. Yun lang po yan, 7-up. Binaligtad ko. Kasi baka ako ito, hindi pa luto yung kabila. Ayan, nabakbak. Ngayon, ililipat ko na po siya dito. Tubig niya. Ang bango-bango. Ito po. Atin na po si sintensyahan. Alam ko, ito po iniintay niya yung mga iting-iting portion na yan. Medyo malabig-labig na siya kasi medyo kaya nga. Ang higante. Ano nga ba ito? Andito na ini pinakakainte-inte nyo. Uy, madali. Wow. Tingnan nyo naman. Ang sarap, juicy. Gusto ko po yung puwet eh. Sino po may gusto ng puwet? Pare-pareho tayo ng hilig. Ayan.
Ayan, muusok-usok pa po. Ayan, mainit-init pa pala nga siya. Ugoy, ugoy, ugoy. Ayun. Ay, ang sarap. Tingnan nyo naman, oh. Sarap niyan. Magtulo na naman laway nyo niyan. Dito na nga lang siya. Dibali na siya dyan. Yan. Ngayon, konti na lang po kanin ko kasi ako masyado nung mataba. Pagbalik ko na naman po sa bulak at tataba na naman ako, kain ng kanin sa umaga, sa tanghali, sa gabi, merienda pa minsan kanin din. Ngayon, masarap po ito, gagawa ako ng sausawan ko. Kayo, kung gusto niyo kong gumawa ng salsa, pwede po yung tinuro kong salsa sa baboy. Pwede po yan, ganun-ganun lang po style nyo. Iihaw nyo lang, o kaya i-ano nyo, iprito nyo ng bagya. Ito po, chili oil. Wala. Talaga po mapapaghalatang mahilig sa sili. Ano po? Pampagana po yan. Wow. Ngayon, pipigyan po siya ng iyan. Ngayon, titikman na po natin. Manyaman. Namit. Nagimas. Ito po. Una subo po para sa inyo. Paano yan? Iingitin ko na kayo. Kasi talaga naman po napakasarap ng timplang ito. Tingnan nyo, oh, juicy-juicy loob. Yan. Una subo po para sa inyo mga OFW na mga nanonood at yung mga nandito rin po sa Pilipinas. Sabi nga nila, red horse na lang ang katapat. Ang sarap. Baka mamaya, dumampot na naman akong kain, magkakamay na ako kasi masarap po talaga kamayin. Talaga naman, ang lambot ng loob niya, sarap. Kahit hindi po sumausaw dyan, sarap. Sarap niyo. Parehong-parehong lasa ng anlo. Malamig po yung kanin, hirapan ako ilunod. Pero ang sarap po. Grabe. Subukan niyo po, basta huwag po yung katulad nung ginawa ko ganyan kasi masusunog siyang ganyan. Pero hindi naman po siya sunog. Sa Andox din, kahit kayo bibili, tingnan niyo yung mga balat nila, akala niyo sunog kasi po yung Sebinap Metamis. Kailangan po talaga umiikot na ganyan. Kaya binili kong ganun kaagad kasi yung ilalim niya, baka sabihin na naman, pita siya ay nasunog, pero hindi po siya sunog. Ito, koko. Ako, ayun, nagbabaan po, naamoy yung amoy, antok sa antok talaga yun. Pero ito po, version ko, nalasahan ko lang po sila na parang ganito. Magagawa po kami sa ano yan, sa farm. Magagawa po kami ng ano, sinilabang manok sa farm. Pakita ko sa inyo paano paggawa. Sarap. Yung ano, oh. Yaman. Nagin. Kaya, ha? Hina, naamoy ng aming alaga. Ang sarap. Si Coco, tingnan mo. Baby, mamaya ko na. Mainit, ha? Hindi ka sanay sa init. Asalo niya. Naku, ang sarap. Bihira po akong gumawa ng ganito eh. Kasi nakakatamad gumawa. Napapaso ako sa oven. Dahil may nag-request lang, ito na. Ang gusto ko po kumain na, ina-apura ko na. Parang masisira at ako ngayon na, parang nakain ako maraming kanin na. Kahit wala akong sausawan kasi 24 hours na, okay po ang tabae yun, oh. Takot si mami sa tabae. Pero tumahan baboy, hindi. Sarap. Gumawa na kayo kahit hindi may balak mag-business. Hindi pa sana po ako gagawa niyan eh. Nung nasa farm ako nung last week. May nag-request, pwede po ba Eka, pag yung version nyo ng litsong manok, bigay niyo sa akin. Kasi pagka-uwi ko po, nag-forgood ako. Isa po yan sa negosyo na isip kong business. Tapos yung iba niyo po mga tinuro, pagsasama-samaan ko na biglang po naisip ito.
Kaya yan, ganun lang naman po. Kung ano yung ginawa ng procedure, ganun lang gawin nyo. Pero kailangan meron kayo talaga umiikot. Yung business yan. At saka ito, kailangan umiikot. Bumagsak na, kaluluto na ang mga nakaraan pa. Maliit lang si oven yan. Dito naman, sobrang laki. Ang hirap mong linis. Kaya ako lang naman dito. Magagalit sa'yo si Sam. Kasi naaagawan mo siya ng ano, yung mga ganito-ganito, oh. Mga taba-taba. Ay, sarap. Dadayo po ako talaga. Ano nga, mga soup and meat. Ang soy puti. Soy puti. Hindi po yung sunog, sarap. Tama-tama po yung lasa. Ito nga po pala, di po ba sa isang manok, tansyahin yung ano, pag isang kilo, isang kutsarang asin. Plus yung 7-Up na ilulubog dito, pagpalagyan na natin 1,000 ml sa kutsarang asin po. Kaya to, tapos, mga 6 na kutsarang toyo o 4. Yun lang po, wala na. Hindi ako naglagay ng bechen o ng magic sarap. Hindi po. Totoo po yan, makikita niyo lasa pa rin. Kung may business kayo, maglagay pa kayo ng ganon, dagdag ano pa yung chalip na tubo nyo na lang, okay pa. Nakakasarap ko talaga. Sarap. Mamamagana naman yung aking chalip to. Ha? Tumos sarap ko. Yung bitch ko ako. Paano ya? Tam-tam. Paborito niya rin chicken eh. No, araw-araw sa kanila lang dalawa ni Sam yung kung chicken na ano, kulang-kulang 2 kilo, 1 buo. Dalawang araw lang sa kanilang dalawa yun. Tipid pa yun, ha? Muntahan ako nagtutuyo, tuyo, daing, gulay. Lasang-lasa po talaga, kaya hindi na ako nagsausaw kasi matatalo pa ng lasa niya. Ang sarap. Hindi ko bigay sa'yo, sarap ko. So, bahala na po kayo mag-judge nito. Kaya na kayo. Susunod niya na ako pag pumayat ako, marami pong kain kanin. Na masyado na pa akong tumatabay, nagpumukha ang maramasam. Hindi naman po dapat. Sarap. Hindi pwede sa iyo po. Grabe. Lasang-lasa po talaga. Basta ibababad nyo, sa mga magbibusiness, sa isang malaking pangyay nilalagay, sama-sama sila doon na nakalubog. Tapos kailangan meron kayong rep na yung chiller lang, yung malaking gano'n, kung business na malaki, doon lang nakalagay. Hindi pwede po sa room temperature yan ng 24 hours. Kasi sira, mga ngasin. Masarap. Talag na talag po talaga yung mga ingredients niya. Para na kayo bumili ng andok at saka yung olive na binibila ko nung pagpasalubog sa kanila. Kaya lang tayo magluto. Eh? Paano po? Babay na po. Kain na lang po kayo prutas. Pangontra po sa high blood. Pineapple juice, pagkakakain kayo na may mga ganyang manok, may mga taba-taba, nasa tamang edad na. Timing na niyo po ng pineapple juice. Oh, gagalit na siya. Kakain na lang itong butong malambot, may ngipin pa mami eh. Tumikit mata. Oh, magagalit siya sa Sam. Nasa ba sa Sam na iwan? Nasa taas? Sa kama pa? Gagalit ka sa akin, pwede kita hinagisa na. May taba-taba ko. Sarap. Nakabang kain. Bye-bye! Yung nag-request, eto na. Malakas ka sa akin yan. Na-chef kong nabasa ko. Hindi ko matagal nga pala, hindi pa nakapagluto ng ganitong
style. Yan na. Hindi ka mapapahiya. Gawin mo muna yung umiikot, ha. Huwag yan kasi naka-steady lang siya. Biniling ko lang yan kaya sira yung likod niya. Kailangan talaga umiikot siya. Kaya nabakbak yung likod, biniling ko. Manyaman. Sobrang kalaasin ng mga ito. Nangyop, nangyop pa.